Hello guys, welcome back to my channel. For today's video, update lang po sa aking medical sa St. Luke's. Pumalik po kasi ako noong 17th para sa aking sputum collection. So, yung last ko po is kahapon, 17 to 19. So, ito po yung result. Ito po siya ang result, guys. So, nag-checking number 1. May ano daw ako, chinek nila, may pulmonary tuberculosis suspect based on chest x-ray result in the accordance with the US CDC guidelines. Yan, ito daw yung result ng x-ray nung nag-medical ako. So, may ano daw, suspect na tuberculosis. So, ito yun guys, bumalik ako noong 17, first day, early ng morning. Umalis ako dito sa kung saan ako nagstay around 3 o'clock. So parang dumating kami doon kasi may kasama ako din na dito din nagstay. So dumating kami doon sa St. Luke's around mga 3:10 siguro yon. 3:10. So ang haba na pala ng pila, guys. Ano yon, at Tuesday. So yung mahaba kasi may ano na sa Tuesday pala, mayroon ng mga second day na Spurs Sputum Collection. So, yung advice ko lang sa inyo guys, apunta po kayo ng maga. Magtyaga na lang po tayong bumising ng maga, umalis ng maga kung saan kayo nagstay, at pumila na lang maga kasi ang dami-daming nagka-sputum. Lahat na kung saan ba, New Zealand, Canada, basta halo-halo na yun. Tsaka, pero almost mga K1 siya sputum. So, yun lang tips ko, ay agahan natin. Tsaka, may ano naman sila, may mga nagpaparent ng mga upuan, 20 pesos yung bayad. So, mga bandang mga almost, noong first day, mga almost mga 5 plus yun, pinapasok na kami ng guard, pinapo na kami doon. Tapos, mga almost 6, nagtawag na. Pero, priority nila yung mga senior guys, senior citizen. Tapos, next, yung mga regular lang. Yan, may color coding yan. Yung senior is a green color yung kanila. Tapos, yung regular, yung katulad ko, ano lang, red color na number. So, binary yan by batch. Yung unang tawag yan, senior. Tapos naman, yung regular 1 to 10. So, ganun. Tips ko lang guys, magdala lang kayo ng ano. Pwede siyang magdala ng mouthwash. Or magdala kayong, basta mouthwash lang, okay na yung toothpaste at toothbrush. Pero, sa second day, yung papel, mayroon siya nakalagay. Pwede magdala ng toothpaste at siya toothbrush. Pero, yung kaibigan ko magdala ng ano, mouthwash. So, nanghingi na lang ako. So, ayun. Pagdating doon, pagpasok nyo sa ano ba yun? Sa P, basta yung nakalagay sa elevator P. Ano, ewan ko ano yung P, basta next sa 5th floor. So, doon sa P kayo. Siguro, parking yun or ewan. Basta, papasokin kayo. Pagkadating nyo doon, basta open siya. Pagkadating nyo doon, sabihan ng guard, kunin yung number, tapos yung papel, yung yellow kung first time pa. Tapos, sabihan ng guard na, or sabihan ng mga ano doon, healthcare na, magmumog muna ng tubig yun, tsaka balik sa upuan. Tapos tatawagin nila yung ano mo, pangalan mo, tapos punta ka doon sa babae kung may mag-sign ka, ganun. Chatting na nila yung passport. Pagkatapos anuhin ka nila, magano ng alcohol, tapos kuha ka ng tissue, tapos punta ka na sa cubicle kasi by cubicle yun kung saan ka magano uubo. So, ito yung tips, guys, para makaubo kayo. Pero, mauubo talaga kayo, guys, kasi marami kang maririnig kung ano-ano ang bungo marinig. Maduduwal ka talaga doon. Pero, kaya, don't worry na ano, walang lalabas na plema. May lalabas talaga siya, guys, kasi maduduwal po kayo sa mga naririnig nyong mga iba't ibang ano, ubo. Maduduwal kayo, masusuka. Kaya advisable na hindi kumakain kasi maduduwal talaga kayo. So,
Yun la, yun, second day same pa rin kasi sa pag second day, yung yellow nyo kunin na sa pag first day tapos white na yung binibigay tapos yung mga healthcare. Sabi niya, 'di ba, alam mo na kung paano yun, same procedure lang. Tapos nung pag ano naman, basta second day guys, maga din kami, mga 3 din kami pumunta doon. Haba pa din pila. Tapos sa third day, mahaba pa din yung pila. Nas tawag ng tawag, punta naman. Same procedure lang. Tapos, tapos pag ano kan, ay hindi pala, yung ano pala, yung plema, okay, medyo okay lang, may konti. Basta, ano siya, yung lalagyan is, in between siya sa 5 ml to 10 ml. More than 5 ml, okay siya. Basta na nasa between siya, 5 to 7 ml. Tapos, may mag-check naman kung okay na ba. So, okay lang yan. So, don't worry. Tapos, pagkatapos, sabihin sa'yo na, ano, ay doon sa third day pala, bago kayo, doon kayo sa mga healthcare, bibigyan na pala kayo ng ganito. Tapos, sasabihin nila dito, may dito collection is May 17 to 19 nakalagay. Tapos, sa instruction, return ako sa July 18. Tapos, nilagay dito 8 a.m. second floor for immunization. So, hindi pa rin ako kumpanti kasi, diba, yung sa ano natin, sa plema, i-culture pa nila yun ng ano, 8 weeks or 2 months. So, na-instock ng mga healthcare doon bago mag-October 14, kailangan na naming umalis dito sa Pilipinas kasi ito yung ano, expiry ng aming medical. Tapos, ayun, basta explainan nila pagka ano mo, pagka anong dapat mong gawin. At saka isa pa guys, kung hindi kayo bibigyan ng papel na puti na may nakalagay na ano for pulmonary evaluation. Basta pag bibigyan po kayo ng pulmonary yung papel na puti na nakalagay na pulmonary evaluation, hindi nila lalagyan ng ano date kung kailan kayo babalik. Sa yung sa papel na nakalagay doon na balik ka sa date para sa evaluation mo. So pero wag kayong mag-alala guys, sabi naman kasi ng ano ng mga iba, narinig ko lang yung pulmonary evaluation, ano lang yun, kakausapin ka na ka daw ng doktor, explain sa'yo kung bakit ka nagkasputom. Siguro ano daw may nakita na dad sa yung nung nag-X-ray po tayo, may nakitang something sa ano natin lungs. Pero pray pa din tayo guys na hindi tayo ano magka ano pulmonary evaluation. So may kasamahan po kami, balik siya sa ano sa Monday kasi ano siya for evaluation. So ayan guys, talagang ano medyo mahaba po yung pagproseso kasi i-culture po yun nila yung plema na kinokolekt nila. So tiyaga-tiyaga lang talaga, wala na tayong magawa guys. Kaya ayun lang po tayo, mag-intay-intay lang talaga. At saka basta hopefully lahat tayo makakaalis din. Hintay lang talaga tayo. So ayun guys, hopefully na hindi tayo hindi tayo positive sa tuberculosis kasi 6 months yung gamutan. Kasi pag ma-expire yung medical natin, magme-medical din naman ulit tayo. So, another pera na naman na ano, na waste na naman yung pera natin. So, ay, yun sa akin, yung pinapag-ano ko na lang, sa Diyos ko na lang lahat. Ay, nako. Parang naano ako, wala na ako sa sarili ko. Pero, laban pa rin guys. Tuloy-tuloy pa rin ang laban. So, ayan lang guys yung update. Yung tips ko lang, agahan nyo pagpunta sa
sa ano sa Sendlocks para maaga tayong better na maaga akang pumunta sa Sendlocks kasi much better din na maaga kang makauwi doon kasi pag late ka na pumunta doon late ka na din ano makauwi kasi maraming sputum talaga at saka medyo marami din yung mga senior citizen. So ayan guys, hope makatulong po sa inyo ang aking tips and ayan, see you next time sa aking mga updates. Ayan, bye bye guys. Guys, wait, tips lang po. Mag-ano po kayo? Kakain po kayo ng ano, mga vegetable lang. Tapos mga isda. Basta mga ano, sabaw na isda. Tsaka, kumakain din kayo ng prutas. More on oranges. Kasi yun ang ginawa ko. Tapos, nag-green tea ako. Yung sa Chinese, yung Linhua ba yun? Basta, yun ang inano ko. Nag-order ako sa Shopee. Tapos, prutas lang talaga ako, guys. Orange, apple, at tsaka saging, mga ganun. Nung after ng medical ko, hindi na ako nag-ano ko. Hindi na ako nagsoft drinks. Hindi na, ang yung ininom ko na tubig ay yung sterilized. Nagpakulo talaga ako ng tubig. At saka, kainin kayo ng ano, carrots. Kasi yun yung advice ni Dr. Welly Ong. Kasi nanood ako sa kanyang mga video. Yun daw ang para maano yung ating katawan. Mga orange na mga ano, vegetable. So yun lang po ang tips guys at saka green tea at saka iwas muna kayo sa mga karne-karne. Pwede naman yung ano chicken na chicken breast. Pwede yun yung ano pinapanood ko kay Dr. Willie Ong. Tapos wag muna kayong soft drinks, wag muna yung mga ice cream basta mga ano guys, wag muna at sterilize lang na tubig. At saka hindi pala ako uminom ng sterilized milk kasi yun ang suspect ko bakit ako nag-sputum kasi naglaklak ako ng sterilized milk. Yun siguro ang nagpaano ko kasi nung nagpa-medical ako ang katinan ng lalamunan ko. Parang merong plema kasi yun siguro yung nag-sputum ako kasi marami kong plema pagkatapos nilaklak ko yung gatas kaya hindi na ako nagagatas. So, ayun lang guys yung another tips ko. More on vegetable muna tayo. Like, 2 weeks nyo gagawin para magiging healthy yung ating katawan. So, ayan guys. Bye again!